Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong si San Andres Donglac at mga kasama ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion. Nang 25 ng buwan ng Kislev, 9 na buwan ng taong 148, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar na mga haing susunugin ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinilaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompiang. Ganito ring araw na napastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingat at tumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng mga hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayunding araw, taon-taon, ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa 25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos
aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo, pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga skriba, ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Sana mapagpala talaga at maganda ang inyong gabi. No? Palakpakan po natin ang poong Nazareno. No? Dapat natin siyang papurihan sapagkat tapat ang Panginoon. Amen? Ha? Bakit naging tapat ang Panginoon? Sapagkat hanggang ngayon, andito pa rin kayo. No? Sa bawat hinihingi ninyo, tumutugon ang Panginoon, ang poong Nazareno. Hindi man agad-agaran, pero siya ay laging nandiyan. Nakikinig, tumutugon, at laging nagbibigay, no, ng buhay at saya sa bawat isa sa atin. Kaya nga ngayon, gabi ay ating ipinagdiriwang, no, ang paggunita po sa mga martir, no, sa pangulo po ng isang paring, ang pangalan niya ay Saint Andrew Dunglac, no. Sila po ay mga martir sa Vietnam, no. Sila po ay pinatay, no, dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya nga dito sa Salmong Tugunan, no, sinabi sa atin, "Diyos aming papurihan ang iyong dakilang pangalan."
sa buhay natin, mga kapatid, paano natin pinupuri ang Diyos sa araw-araw ng ating pagkabuhay, no? Sa araw-araw ng ating pagising, paano natin ipinapakita ang pagpupuri sa dakilang ngalan ng Diyos? Kaya nga dito sa Ebanghelyo, no, ninais ni Kristo, sabi niya, ang aking templo, ang aking tahanan ay tawaging tahanan ng pananalangin, hindi tahanan ng negosyo, hindi tahanan ng mga magnanakaw, no? Kung si Kristo ganoon siya, no, kadedicated para sa templo, no, which is yung itinayo para sa kanya maging tahanan ng Diyos, tayong lahat ay tinatawag ding maging templo ng Diyos. No? Alam niyo ba ito? Na tayo ay templo ng Diyos? Kaya sabi nga ni Kristo, pag ako ay babalik, no, anong klaseng tahanan ang pwede mong patirhan sa akin? Ha? Sa bawat araw, mga kapatid, pag tayo ay nananalangin, no, talaga bang tayo ay nananalangin mula sa puso o mula lang sa bibig? Ha? Kasi maraming uri ng pananalangin, no? Merong iba, pagdaan ng simbahan, present Lord, ha? Para bagang, no, pakita lang, andyan ako, no? During the pandemic, you know, nakakatuwa, ako po'y na-assign sa Santo Niño de Tondo, no? At marami noon, dumadaan lang sa simbahan talaga, as in literally dumadaan, kasi daanan naman talaga siya papuntang Divisoria. Ang mga tao, dumadaan lang talaga. Walang panahon, walang break, no? Yung iba, hindi nga humihinto para, no, mag-sign of veneration man lang, no? Yumuko ng kaunti. Wala, as in, daanan talaga. Nung dumating yung pandemya, no? Marami sa mga tao, nakahawak, di ba, bawal pumasok sa simbahan, no? Nakahawak lang doon sa rehas, para baga nakakulong. At gustong abutin yung Ninyo, ha? Yung Santo Ninyo, eh hindi makapasok, no? At meron pang isang beses na kasi bawal ang matanda during that time na pumasok, mga senior, di ba? Pag nag-aedad ka na ng 60 pataas, hindi ka na pwede pumasok sa simbahan. Eh nagkataon na meron parang 70 plus na yata na matanda. Eh merong funeral mass. Limitado yung tao, yung pamilyang pinapasok doon sa namatayan. Nagalit yung matanda. Bakit yung patay pinapasok ninyo? Dapat ang buhay ang pinapapasok sa simbahan. Galit na galit siya. Ha? Bakit yung patay pinapapasok ninyo? Dapat kaming mga buhay. No? Sa sobrang galit niya, pumunta sa opisina, kaya sinabi ko sa guard. Sabi kasi ng guard, Father, may police kasi. Baka mahuli kami. No? Sabi ko, guard, pag nakita mo na yung matandang palapit, no? As if ka na lang na hindi mo nakita, tumalikod ka na lang, pumikit ka na lang, hayaan mo siyang pumasok kasi naaamoy niya na ang lupa. Ha? Pabalik na siya. Ha? Kaya gusto niya nang mapalapit sa Panginoon. No? Kaya nga, mga kapatid, ito yung paanyaya sa atin ng Diyos ngayon. Sana yung ating katawan ay maging tunay na templo ng banal na Espiritu. No? Kaya lang, pag maraming nananahan sa ating katawan, lalo na sa ating mga puso, no, yung mga bisyo, no, imbis na Espiritu ni Kristo o Espiritu Santo ang mananahan, Espiritu ng demonyo, ha? Ang pitong kasalanan, ha? Ano pang nananahan, no? Katakawan, pagiging gahaman, ano pa? Walang pagmamahal, hindi marunong magpatawad. Ito bang klase ng templo na ibibigay natin sa Panginoon? Kasi itong mga martir na ito, si Saint Andrew, si San Andrew Dunglac at ang kanyang mga kasama, ipinakita niya kung paano nila pinupuri ang dakilang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan, no, ng pagsasabuhay ng ginawa ng ating Poong Nazareno, pag-aalay ng kanyang sarili. Ipinakita niya na siya ay kaaya-aya na maging tirahan ng ating Panginoon. Tayo kaya, pagdating ng panahon, no? Ngayon sa makabagong panahon, marami tayo mga challenges na kinakaharap para tayo ay maging tunay na templo ng Panginoon. Ano ang mga sumasagabal o nagiging sagabal sa atin para tayo ay maging tunay na templo ng Panginoon? No? Paminsan nandyan yung cellphone. Ah,
Sino ang kinakapa ninyo una sa umaga? I'm sure hindi ang inyong asawa. Cellphone. Ah? Oh. Sino ang hinahanap ninyo? Hindi yung mga anak ninyo ang cellphone. Kasi may nag-text. Lalo na pag tumutunog, shopping, shopping, shopping. Ah. Wow. 11-11 sale ngayon. Ah? Pag nagising ka, no? At nakaharap mo yung pagising mo, nakita mo yung asawa mo, hindi kang ngingiti. No? Pagkagising mo, nakita mo ang asawa mo, Panginoon, tulungan mo po ako. Ha? Sana mabuhat ko ang aking asawa. Napakabigat na krus. Ha? No. Ano pang sagabal? Yung social media, no? Facebook, Messenger, TikTok, at marami pang iba. No? Ito yung umuubo sa ating oras, panahon at lakas. Sa isang araw, ilang minuto, oras ang ginugugol mo sa pananalangin sa Diyos ng seryoso. Ha? Seryosong pananalangin. Kasi pwede ka namang manalangin. Ah, okay na. Paminsan parang kumakamot lang, no? Sa dibdib, no? Yung seryosong pananalangin kasi alam niyo ang demonyo ayaw niya na maging seryoso tayo sa pagdadasal. Kasi pag naging seryoso tayo, merong pagkakataon na ang Diyos ay mangungusap sa atin at ang salita ng Diyos na ating matatanggap sa ating pananalangin ay titimo sa ating mga puso at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, ha? Sa ating pagkatao. No? Kaya nga itong mga martir na ito, dahil sa kanilang pananalangin at pagpupuri sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Hindi na mahalaga anuman ang meron sa mundo. Hindi na mahalaga kung anuman ang meron sila sa kanilang katawan. Ang mahalaga, masunod at magawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya sinabi sa unang pagbasa, no? Dahil nagapi na ang mga kaaway, no? Marami nangungumpisal dito. Marami pumupunta dito dahil humihingi sa Panginoon ng tulong. Kahit na malalayo kayo, pumupunta pa rin kayo dito, no? Sa pagpunta po lang niyo dito, pag-iisip niyo pa lang pupunta ako. No? Sa Puong Nazareno, ha? Dahil bigat na ako, no? Sa isipan pa lang iyan, nanalo ka na again sa demonyo. Kasi ang demonyo ayaw niya na pumunta ka dito, no? Lalo na makinig ka sa paring ito. Ayaw na ayaw ng demonyo. Kasi baka magbago ang iyong puso, no? Dating Marites, ngayon tahimik na, ha? Dating Marisol at Maricar, ngayon iba na ang pinagsasabi patungkol na sa pag-ibig ng Diyos. Ang dating napaka damot ay bumubukas na ang mga palad. Handa ng tumulong. No? Yung taong walang pag-ibig dahil ang kanyang puso ay pusong bato, hindi pusong laman, ay nagiging taong mapagmahal. Isang taong hindi makapagpatawad dahil nakapakinig sa salita ng Diyos, no? At nais niya ng Espiritu Santo ang manahan sa kanyang puso, ay marunong nang magpatawad. Ha? Sa pamamagitan nito mga kapatid, nagapi na natin yung demonyo. At ngayon, ang gagawin natin, lilinisin natin itong templong ito. Lilinisin natin yung tahanan ng Espiritu Santo ni Kristo sa kailaliman ng ating puso. Ha? Kaya kung meron pang galit, sama ng loob, o hindi pagpapatawad na nasa puso mo, after this Mass, after this Eucharist, huwag mo nang paabutin ang bukas. Tawagan mo na kaagad, upuntahan mo yung kaaway mo at makipagbati ka. I tell you, no, para kang nanalo sa loto. Ha? Magiging masaya at maaliwalas ang buhay mo. Pero pag hindi ka nagpapatawad, ha? Nandyan pa rin ang espiritu ng demonyo. Ha? Bibigat ang iyong pakiramdam. No? Wala kang kapayapaan. Hindi ka tunay na magiging masaya kahit masaya na ang buong mundo. Ha? Tayo mga kapatid, mas binibigyan nating halaga ang ating panlabas na kaanyuan. No? Kaya nga marami sa atin nagpapabanat, no? Saksak, naglaklak, pahid para pumuti, gumanda, no?
Pero pagdating ng panahon, hindi ito ang mahalaga sa Panginoon. Ang tatanungin sa atin, ano ang laman ng iyong puso? Na, marunong na ba yung umibig? Marunong na ba yung magpatawad? No? Kasi kung hindi, no, baka tayo yung sinabi ni Jesus. No? Tayo yung hindi kaaya-ayang tahanan ng Diyos. No? At tayo yung itatapon sa labas, sa kadiliman, sapagkat hindi nabubuhay ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng Poong Nazareno sa ating mga puso. No? Nananatili pa rin ang pitong kasalanan, lalo't higit ang kayabangan. Kaya sana mga kapatid, tayo tulad nito mga martir, ni San Andrew Dunlac at mga kasama niyang mga martir, na naging tapat hanggang sa katapusan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sana tayo din sa bawat araw ay makakapasok at makakatugon sa kalooban ng Diyos. Mangyari sa atin, no, ang nais ng Diyos. Maganap sa atin ang ninanais ni Kristo. Ha? Manahan sa atin yung Espiritu Santo at tayo ay magiging kasingganda nitong tahanan ng dalanginan. Sana yung ating puso ay kasingganda din, no, ng ating bahay dalanginan. Kung gaano ito kaganda, sana sa kaililiman ng ating puso, ganoon din kaganda. No? Pag ano ang meron sa puso mo, nagre-reflect po sa mukha. Ha? Pag puro pait ang nasa puso mo, ang mukha po rin pait. Ha? Ha? Pag ang puso mo puro kalungkutan, no, puro galit, yung mukha mo rin, ha, hindi malapitan. Ha? Galit makikita din sa mukha. No? Kaya kung ano ang meron sa puso, nagre-reflect yan sa iyong mukha. Kaya nung nandoon ako sa Israel, alam niyo po, yung mga mongha, no? Batang-bata po at napakaaliwalas na kanilang mga mukha kasi wala silang ibang ginagawa, nakadipa sa harap ng Blessed Sacrament. Ha? Ipinagdadasal ang buong mundo. No? Pag meron kang intention, no, at isang mabigat, kalimitan gumaganyan na yung mongha. No? Sila po ay nag-iedad ng 60, no? 50 plus, pero yung mukha nila para lang 20 plus, 30 plus. Ha? Kaya kung gusto mong bumata, no, hindi na kailangan bumili ng stem cell. Ha? Magpatawad ka, magmahal ka. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Makikita mo, no, kahit wala kang nilaklak, kahit wala kang sinaksak at pinahid, mag-aaliwalas ang iyong mukha kasi magiging kawangis mo ang Poong Nazareno, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan,
angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo na mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa kaunting katahimikan, mga kapatid, idalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita naming ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, at ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, si San Andrew Dunlac at mga kasamang mga martir na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Nazareno. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Sa buko, kasal sa lay, pakinggan.
announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon kapag Lunes hanggang Webes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po ay mayroon po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Sa finance office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng hapon. Salamat po. Pinagbibigay alam sa lahat na ang misa natin ng ika-9 ng umaga bukas, November 25, 2023, Sabado, ay ipagpapaliban muna para magbigay daan sa misa ng ordinasyon ng pagkadyakono ni Seminarista Edward Jason San Diego sa ganap na ika-10 ng umaga. Ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyiang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanmay igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Kilanaway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, umayo tayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.